Di mo alam dahil sa'yo, ako'y di makakain. Di rin makatulog buhat ng iyong lokohin. Pusong bato. Yan ang tawag ngayon kay Pangulong Benito Aquino dahil sa kanyang pagbito sa 2,000 pesos pension hike bill na ipinasa ng Kongreso. Sino nga bang hindi magdurugo ang puso sa kalagayan ng ating mga lolo't lola? May sakit po siya eh. Stroke na po siya, hindi na po siya makapirma sa SS office. Kaya ako po ang naglad ng SS niya. Madadagdagan po nung 2,000 ng pension ng tatay ko. Malaking tulong po yun. May sapat na pagkain siya talaga na ano. Kailangan ko po ang dagdag. Pambili uli ng gamot. Kasi kulang na kulang binibigay sa akin. Pag-uras ng hindi pa dumating ang pensyon ko, nangungutang na naman ako para pangkain ko. Ako ngayon, 61. Pag 70, malamang hindi na ako makauwi sa bahay niyan kung walang mag-guide sa akin. Makinabangan ko sana yung pensyon na dagdag. Bakit nga ba hindi pwedeng itaas ang pensyon? Mauubos ang pondong nakalaan para sa lahat sa 2029 o 13 taon mula ngayon. Kahit yung mga current pensioners ngayon ay hindi makakakanta hanggang after 11 years. Teka lang, ano ba talaga? 11 o 13 years? Sa kanilang medyo malabong komputasyon, iiksi ang fund life at mauubos daw ang pondo ng SSS kapag ibinigay ang dagdag pensyon. Could it be true? Noong 1999 ay 15 years lang ang fund life ng SSS. Pero hindi naman nauubos ang pondo at dumoble pa nga ito ngayon. Kaya kasing pahabain ang fund life. Isa pa, kung titingnan ng mga pension fund life sa ibang bansa, hindi rin talaga ito kahabaan. So lighten up, dude! It's not the end of the world! Hello? Sa totoo lang, hindi rin naman kailangang kunin ang pension hike mula sa kontribusyon ng mga active members. Gaya ng sinasabi ng Malacanang, mayroon pang 428 billion na investment reserve fund ang SSS. At anumang deficit ay dapat isubsidize ng gobyerno. Nasa batas ito. Sa ngayon, wala kahit isang 5 na subsidy ang gobyernong ito para sa ating mga pensioners. Akalain mo yon? Eh sa Vietnam nga, umabot sa 10% ang government subsidies sa pensioners. Sabi pa ng SSS, kung hindi ka naman mahirap, hindi mo deserve ang mas mataas na pensyon. Pero alahanin din natin na hindi lahat ng pensyonado ay mahihirap. Kahit yung mga pensyonado na hindi nangangailangan, mabibigyan din. Ipagpalagay na nating may pensyonadong may kaya. Ibig sabihin ba nun, wala na siyang karapatan sa kanyang perang pinaghirapan? Tihamak rin na mas marami ang mahihirap at lubhang nangangailangan. Gaya ni Lola Wilfreda, isang dating guro na may sakit na glaucoma. Noong 2006, nagsimula ang pagtanggap ko sa pensyon ng SSS is 1,006. Kulang talaga sa gamot. Yung 1,700 ang ganyan na buti. Sa isang buwan, ako ng parang 4 o 5. Kaya nga nagkaganyan ang mata kung tuloy na bulag na tigil ang pagpatak sa gamot na hindi ko nabili. Ang natatanggap ng mga pensioner ay hindi na tumaas simula 1997. Ang sabi pa ng SSS, kung gustong tumaas ang pension, dapat itaas muna ang premium. Eh kung try niyo muna kayang habulin ang mga employer na hindi nagre-remit ng kontribusyong kinaltas nila mula sa mga manggagawa, itry niyo lang. Itry niyo lang talaga. Paano rin kung bawas-bawasan muna ang malalaking sweldo at bonus ng mga SSS executives? Wala daw pondo para sa 2.1 million pensioners pero may more than 100 million pesos para sa 34 na executives. Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Ilang taong itinulak ni Bayan Muna Representative Nery Colmenares sa Kongreso ang batas sa dagdag pensyon kasama ng mga pensioner. Anya, pwede pang i-override ng Kongreso ang veto ni Pangulong Aquino. Yan ay kung papasok ang mga senador at kongresista. Mukhang busy na sa pangangampanya. Kailangan namin makakalap ng 194 kaboto para ma-override ang veto at mabasura ito para maipatupad pa rin ang 2,000 dagdag. Pero ang tulak niyan na bumoto ang mga congressman
ay manggagaling sa mamamayan. Kaya yun ang panawagan na sana ang mga iba't ibang grupo sa iba't ibang probinsya, sana maglunsad kayo ng protesta sa mga sa harap ng SSS office sa inyong munisipyo o inyong siyudad o probinsya para maipakita ang pagtutol dito. Ilang taong nagtrabaho ang ating mga lolo at lola. Sa kanilang pagretiro, may karapatan sila sa nakakasapat na pensyon. Sa tingin nyo ba, may puso ang sino mang mag-deny ng increase sa pensyon nila? Kung ako'y muling boboto, sana di maging katulad mo.